Hi guys, good morning. Welcome back to our channel, which is Joram Vlog. For today's video, guys, ay papakita ko po sa inyo kung ano yung hitsura dito sa plaza ng Oroquieta City. Samahan nyo ako, huwag kayong aalis para na rin kayong nakapunta dito sa Oroquieta City. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag nyong kalimutang mag-like, share, comment, and especially subscribe to our channel. Don't forget also to click the notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko katulad ngayon. Huwag kayong aalis, guys. Samahan na nyo ako. So ito yung, nandito ako ngayon sa kalagitnaan ng plaza. So ito yung makikita natin na surroundings. Kindly turn around your camera. Ngayon, guys, i-explore natin yung boulevard dito. Yung boulevard dito is magkalapit lang siya. Samahan nyo ako, pumunta tayo doon sa boulevard. Ngayon, guys. Sa nakikita natin dito ngayon sa boulevard ng Oroquieta, medyo wala pang mga taong nakikita natin kasi tanghalian ngayon, mainit, wala talagang tao. Pero doon sa plaza, maraming mga tao kasi, no? Fresh na fresh yung environment doon kasi maraming mga punong kahoy. Siguro sa ating nakikita ngayon dito sa boulevard ng Oroquieta, kapag tuwing hapon, ito ay maraming tao. Para sa akin, ito ay maraming tao kasi makikita natin sa taglay ng boulevard na ito po ay napakaganda at napaka-fresco ng hangin. Kahit mainit ngayon, pero ramdam ko yung fresco ng hangin mula sa dagat. Pagpatuloy natin na i-explore dito. Let's explore Oroquieta City. Ngayon, guys, ito na po yung kabuuan sa boulevard ng Oroquieta City. So, sa mga hindi pa nakapunta dito, ito po yung itsura, guys. So, bawat benches, so meron pong katabi na mga bulaklak. So, maganda talaga sa ating paningin, guys. At saka meron din ditong nilandscape na pangalan ng Oroquieta. Ang nakalagay dito ay I love Oroquieta. So, maganda, guys, di ba? Kaya sa mga hindi pa nakapunta dito, punta na kayo dito. At saka pwede rin ditong dumaan yung mga four wheels. Pwede rin tayo makapag-stay dito, guys, kahit mainit yung panahon kasi maraming mga puno na itinanim dito sa plaza. At saka meron ding mga benches para sa mga tao. Plaza ng Oroquieta City, hindi mahirap, guys, hanapin kasi
makikita lang natin dito is along the highway, national highway, no? So kapag nanggaling tayo sa Calamba, makikita natin yung plaza sa left side. At kapag galing naman tayo sa Usamis, ang plaza po ay ito po ay matatagpuan sa right side. Ngayon guys, pauwi na kami ng Dipolog City. So ito po yung daan guys. So, bye-bye! Huwag niyong kalimutan ha, i-subscribe yung YouTube channel natin.